Bagong araw, bagong aralin. Tayo ay nasa ikaapat na linggo at ikasyam na araw dito sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9. Ating tatalakayin ang pagsang-ayon sa mga batas na nakabatay sa likas na batas moral. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang kaibahan ng pambansang batas, ordinansa at batas moral. Nabibigyang halaga ang mga tungkulin na makatutulong sa paggamit ng kabutihang panlahat at ang huli, nakabubuo ng desisyon sa pagsang-ayon o di pagsang-ayon sa mga isyong naging usap-usapan sa Pilipinas. Narito ang ilan na tiyak na naranasan mo na. Basahin ang bawat isa at pusuan natin kung ito ay nagawa mo na. Narito ang mga pahayag. Paghihintay ng go light sa pagtawid at paggamit ng pedestrian lane, sinusunod ang kligo o clean as you go kung kumain sa fast food, ibinabalik ang sobrang sukli, mahina at mahinahong boses kung nakikipag-usap sa pampublikong sasakyan, itinatapon ng basura sa tamang tapunan at hindi iniiwan kung saan-saan, iniiwasang magmura, nagsasabi ng katotohanan kahit na maparusahan, hindi kumukuha ng pagmamay-ari ng iba, sumusunod sa mga patakaran kahit saan magpunta, at ang huli, umiiwas sa kaguluhan upang mapanatili ang katahimikan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang ito ay gawin. Kung iyong napapansin, lahat ng sitwasyon ay naaayon sa kabutihan. Nararapat lamang ito upang maisakamay ang kabutihang panlahat. Kaya naman, dapat na pusuan yan. Narito naman ang ating sunod na gawain. Natatandaan mo pa ba ang aralin natin ukol sa karapatan at prinsipyo sa likas na batas moral? Narito ang 5 katanungan mula sa nakaraang aralin. Nagbigay rin ako ng mga salitang iyong pagpipilian. Ang bawat item ay may 10 segundo upang iyong sagutin. Handa ka na ba? Simulan na natin. Para sa unang katanungan, kinikilala sa pangkalahatan bilang isang tao na dapat na magkaroon ng pisikal, mental, sosyal, moral, at espiritual na may kalayaan at dangal. Ang tamang sagot ay kabataan. Ikalawa, ipinapahayag dito ang kahalagahan ng matibay na pagmamalasakit sa kapakanan ng mga batas para sa kabataan. Ang tamang sagot ay Declaration of the Rights of the Child. Ikatlo, ito ay kumagarantiya sa paggalang sa dignidad ng tao. Ang tamang sagot ay likas na batas moral. Pang-apat, ayon sa kanya, ang likas na batas moral ay pangkalahatang tuntunin o ordinansa para sa kabutihang panlahat. Ang tamang sagot ay Saint Thomas Aquinas at ang huli, ito ay nagbubunga ng mga gawaing hindi makatao na humahamak sa budhi ng sangkatauhan. Siyempre, ito ay ang pagwawalang bahala. Na-refresh ba ang iyong isipan sa ating balik-aral? Kung gayon, dumako naman tayo sa ating aralin. May mga salita na iyong sasagutin na atin ding tatalakayin kung kaya't ikaw ay maghanda. Tayo na at magsimula! Ang blank,
Ang anumang alituntunin o patakaran na ginagawa o binubuo ng mga nasa politikal na posisyon para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Ang mga ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan sa isang lugar o bansa. Ano kaya ang salitang sumasalamin sa ating aralin? Tama, ito ay batas. May dalawang uri ng batas. Una ay blank batas. Ang mga ito ay pinapatupad sa buong bansa. Tama, yan ay tinatawag na pambansang batas. Sunod naman ay ang batas na tumutukoy na ipinatutupad sa bayan, lungsod o lalawigan. Sa iyong tingin, ano kaya ito? Magaling! Yan ay tinatawag na ordinansa. May mga batas naman na hindi nasusulat. Ito ang batas moral na ang pinagbabatayan ay ang kagandahang asal. Mula sa isa sa mga salita nito na moral, ang batas moral ay tumutukoy sa mga batayan ng mga tao kung ano ba ang mga mabuting gawin at masamang gawin. Ang batas moral ay para sa lahat ng tao dahil nakapaloob dito ang mga bagay na likas sa tao kagaya ng pagmamahalan, paggalang, at iba pa. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng paglabag sa likas na batas moral. Alin sa sumusunod ang iyong nagawa na o nasaksihan? Nagawa mo na ba ang pag-aakusa sa ibang tao na pawang kasinungalingan lamang? O di kaya ang nagpapakalat ng lihim ng iba? Nangaapi ka ba ng iyong kapwa? Ginagawang katatawanan ang pagkatao ng iba? O nang aangkin ng gawa ng iba? Suriin mo ang iyong mga sagot. Ano-ano ang pahayag na nilagyan mo ng check? Bakit ito ay masasabing paglabag sa batas moral? Tandaan, ang katarungan ay ang pantay o patas na pagtingin sa tao sa isang lipunan. Kaakibat ng pagiging makatarungan ang pagsasabuhay ng mga moral na batas na angkop sa moral na pagpapahalaga gaya ng paggalang, pagiging responsable, pagiging matapat sa pagsasabi o pag-alam sa katotohanan, pagiging mapanindigan, pagkakaroon ng lakas loob, sinseridad, pagpapahalaga sa kaayusan, at kabutihang panlahat. Ang mga umiiral na pang-aapi, pagmamaltrato, pagiging sakim, paggawa ng karahasan, pagmamahal sa material na bagay, ay mga gawaing masama. Ito ang mga hindi makatarungang gawain na maglalayo sa tao sa Diyos. Ibinigay sa atin ng may kapal ang daigdig, hindi para maging ganit na sakupin ito at alipinin ang nakararami. Nilikha niya tayong kawangis niya. Kung may pagkakaiba man sa ibang bahagi, nais ng Diyos na maitalaga natin ang ating sarili sa pagpapabuti ng kalagayan ng iba, at sa Kanyang paningin, pantay-pantay tayo sa pagkakaroon ng halaga at dignidad. Naunawaan mo ba ang ating aralin? Tayo na at sukati ng iyong natutunan. Mahalaga ang isang buong papel upang ito ay iyong maisakatuparan. Magbigay ng mga mungkahi upang maisabuhay ang batas moral. Isulat ito sa natitirang 5 espasyo sa loob ng bituin. Bibigyan kita ng 30 segundo upang ito ay gawin. Kahing iyong naitala ba ay naaayon sa dignidad ng bawat tao? Ito ba ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat? Lagi nating iisipin ang kapakanan ng bawat isa. Unawain na ang kabutihan ay hindi lamang dapat sumasalamin sa iyong sariling interes, kundi para sa kabutihang panlahat.
Balikan natin ang usapin ukol sa Terror Bill. Narito ang ilan sa probisyon ng nasabing batas. Basahin at unawain mo ito. Warrantless arrest. Sa Section 29 ng Panukala, pinapayagan ng mga polis at militar na ikulong kahit walang judicial warrant of arrest o kaso ang mga pinagsususpetyahang gumawa, nagpaplanong gumawa, at nakikipagsabwatang gumawa ng terorismo ng hanggang 14 araw at maaari pang pahabain ng 10 araw pa. Walang danyo sa inosente. Tinanggal din ng Anti-Terror Bill ang probisyon ng Human Security Act of 2007 na nagbibigay ng 500,000 danyos per wisyos kada araw sa sinumang suspect ng terorismo na mapatutunayang inosente pala. Paniniktik. Sa Section 16 ng Panukala, maaaring i-wiretap ng pasikreto o tiktikan ang mga pinaghihinala ang terorista sa loob ng 60 araw, maaari itong palawigin pa ng 30 araw. Kahit di gumawa ng terorismo, kulong. Sa Section 9 ng Panukala, maaaring makulong ng 12 taon kahit ng hikayat ka lang at hindi direktang gumawa ng terorismo. Gamitin ang talahanayan sa pagsagot. Bibigyan kita ng 30 segundo upang ito ay gawin. Simulan na natin. Marami ang hindi sang-ayon sa naturang batas. Marahil may mga probisyon na hindi makatutulong upang maisakatuparan natin ang kabutihang panlahat. Ating tatandaan, masarap mahalin ng kapwa. Masarap sa pakiramdam ang bigyan ka ng respeto at pag-unawa. Lagi natin pipiliin ang magmahal. Piliin natin ang makabubuti para sa ating sarili. Ganun na rin ang para sa lahat. Tapos na ang ating aralin. Huwag mong kakalimutan ang mga karagdagang gawain. Kunin ang learning packet. Sagutin ang pagsasanay 1 hanggang 3. At sagutin ang huling pagsusulit. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Paalam!